kaugnay ng issue sa bus rationalization program ng LTFRB, makakausap natin si LTFRB Executive Director Roberto Cabrera. Magandang tanghali po, Executive Director Cabrera. Ay, magandang tanghali po, Rafi. Kamusta po kayo? Para po sa kaalaman ng publiko, pakipaliwanag nga po itong bus rationalization program. Ano po ba yung pakinabang ng publiko rito? Well, in essence po, yung bus rationalization program po, ito po yung bagong programa para po sana ma-update po natin yung mga rota po ng provincial buses na may kalumaan na nga po at may mga developments na po tayo sa ibang mga lugar at alam po namin na meron hong mga areas na hindi po napipick up na mga pasahero. Mm-hmm. So ang layunin po nito in essence ay maaral po at ma-extend kung kinakailangan or mabigyan or ma-extend yung rota po nila sa mga probinsya para lang po doon sa mga mananakay po natin. Mm-hmm. Pero bakit po doon sa House Committee hearing lumabas daw na hindi alam ng ibang opisyal yung paglabas ng memong ito? No, ang naging contention lang po doon, no? May mga allegations lang po kasi na marami hong kumpanya ang nabigyan ho ng mga bagong rota na hindi naman tugon doon po sa memorandum circular na nilabas mismo ng board. No? Now, dahil ho rito, nailabas na nga ho yan, ang nangyari po rito ay nagkaroon ho ng kautusan coming from the DOTC na i-review po lahat ng mga dokumento at ng desisyon na lumabas at ang nagtayo ho ng parang review committee po na ako po yung namumuno nung pag-review po ng mga desisyon na ito. Mm-hmm. So ano pong solusyon dito? Talagang i-review nga lahat at totoo nga ba na bakit nga ba naman nabigyan ng permiso yung ibang bus companies na hindi dumadaan sa proseso? Tama ho ba yun, Director? Well, dumaan naman ho sa proseso. Mm-hmm. No? So number one, ang sagot po dun sa tanong nyo, opo, i-re-reviewin ko po ng committee ko lahat po ng desisyon na yan. And ngayon ho, as we speak, nakatapos na po kami ng 50% doon ho sa mga folders na yan. So yung remaining 50% po ng mga folders, matatapos po yan within 2 or 3 weeks. Doon naman po sa allegation na hindi ho nalaman ng ibang board members, ang nangyari lang po, nagkaroon lang ho ng, sa akin lang ho siguro, misappreciation of doon po sa memorandum circular. Mm-hmm. Kaya ho, nung nireview ko naman po, na itama na. Now, in particular po, in Congress, ang pinag-usapan ho dyan is yung kaso po ng Solid North, no? Na kung saan meron daw pong 120 units, more or less, na naibigay sa kanila, although it was violative of the memorandum circular. Mm-hmm. Now, bago ho nagkaroon ng hearing kahapon sa Congress, ang nangyari po dyan is on Tuesday, the day before, nag-meet na po yung board na tignan na po yung one of the na-review ko pong mga folders, yung Solid North, na-review na po nila at kinonsider na rin po yung mga memorandum, mga motion for reconsideration na final po ng mga oppositors. And pinanigan naman po ng board yung review at yung motion for reconsideration na na-file. That's why as of Tuesday, lahat po ng unit ng Solid North na nag-grant because of that rationalization program was already canceled and recalled. Mm-hmm. So, doon naman ho sa remaining na mga kaso, yung mga wala hong problema, tuloy-tuloy lang po yun. Doon ho sa magkakaroon ng problema, then dadating ho yung panahon na baka ho ma-recall sila or ma-cease and desist order po sila. But today, a day after the congressional hearing, everybody's moving on at tuloy-tuloy na lang po yung review. Yung review ko na nga lang po ang inihintay para magkaroon lang ho ng pagtakbo at development ito ang kasong ito. Linawin ko lamang po, Director, so hindi po lahat pinababawi. Yung mga wala naman pong problema ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagpapatupad yes. nito. Mm-hmm. Tama po yun. Lahat po nire-review ko. Doon ho sa 50%, meron na natapos na po namin. Meron naman hurong wala naman hong problema. So tuloy-tuloy na po yun. Hindi naman hihinto yun. Ang magkakaroon lang ho ng recommendation sa board or order to cease and desist until further notice,
eh yung mga magkakaroon ho ng problema, which I am preparing now to submit now to the board. Mm-hmm. Panghuli na lamang po, sa inyo po bang pag-aaral talagang malaki na yung pagbabago doon sa mga ruta? Yung mga pinanggagalingan ng mga tao, yung kanilang binababaan, malaki ho ba yung pagbabago through the years, Director? Yeah. Sir, ang masasabi ko po, ang alam ko ho, nag-umpisa ho ang moratorium of granting of franchises way back 1993 pa po yata. Medyo matagal-tagal na po yun. And mm-hmm. from that time on, marami na ho talagang development, especially ho sa mga Visayas and Mindanao area. Makikita po natin because of the help of the local government, sa mga politiko po nila, sa mga congressman po nila, tulong po ng mga senador, talaga naman hong nailaan ng mga pondo para nagtunho ng mga bagong kalsada. Now, because of this, we are aware na medyo outdated na po yung mga rota po natin ngayon. That's why kailangan po tayong mag-adapt. Eh. Now, while the DOTC is trying to find a way na makonsider po itong mga linyang ito, yung mga bagong kalsada po, bagong developmental area, ito pong rationalization would be a very good solution to that problem. Mm-hmm. Sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. LTRB Executive Director Roberto Cabrera. Magandang tanghali po sa inyo.